General Manager Tay, hingi lang po sana kami ng update tungkol po dito sa mga existing programs, projects ng NHA bilang tugon na rin po dito sa direktiba ng Pangulo na pagbibigay ng pabahay sa ating mga ika nga po, kababayan na nangangailangan talaga ng murang pabahay. Go ahead po, General Manager Tay. Tuloy-tuloy lang po ang pagpaplano at pag-groundbreaking po at pagko-construct po ng ating mga pabahay para sa ating mga kababayan. Noong nakaraang linggo po, nasa Cotabato po tayo at nag-groundbreak po tayo ng more than 1,300 housing units para sa ating mga earthquake victims noong last 2019. Magamat late po ito, puspusan na po ang pagko-construct natin para makabawi po tayo sa ating housing backlog. So 1,300 housing units po, if I'm correct, sa Cotabato po ba? Opo, sa makilala Cotabato po ito, ito po yung area kung saan sunod-sunod po yung paglindol noong 2019. Ito pong 1,300 units na ito, General Manager Tay, nakatayo na po ito or under construction pa rin? Nung last week lang po kami nag-groundbreaking, so sinisimula na po yung construction nito sa limang magkakaibang sites. Wow, sige. Pero kapag natapos po ito, exclusive po ito para lamang doon sa mga naapektuhan nung sunod-sunod na lindol doon sa nasabing lugar? Opo. Ito po yung para sa ito po ang programa namin para sa mga calamity victims, including yung mga tinamaan po ng lindol doon sa makilala Cotabato. Opo. Bukod po dyan sa makilala Cotabato, meron pa hubang ibang mga NHA projects na maaari pong ika nga masabing nasimulan na at napapakinabangan na ng ating mga kababayan na award na sa kanila? Nung nakaraang taon po, turnover po tayo ng more than 30,000 housing units. Kaya po ngayon, nasa construction phase pa lang po tayo. Ang gusto ko po, wala pong matitinga at pambakakanting bahay. Kaya nagpo-construct na po tayo ng mga bagong inventaryo para ma-turnover po natin by the end of the year. Ito mga proyekto po natin, karamihan po nito ay nasa Metro Manila. Dito po sa NCR, ang mga projects po natin ay vertical housing na po. So mga high-rise condominium units na po ito para sa ating mga informal settler pa. So vertical housing units na po, hindi na po katulad ng mga row houses, ano ho? Hindi po. May scarcity po tayo sa lupa. So mahirapan po tayo maghanap pa ng bagong pagtatayuan dito sa NCR. Isa po ba dito, General Manager Tay, itong naging project nyo sa Malabon City at sa Valenzuela City? Opo. Yung sa Malabon City po, na-turn over na po natin yan, more than 1,200 housing units. Yung sa Valenzuela naman po, ongoing na rin po ang construction. Tuloy-tuloy na po sa ibang bahagi ng NCR katulad po ng Quezon City, San Juan, Pasig at sa iba pa pong lugar sa Visayas at Mindanao.